Good day mga idol! Welcome to Jega Python Reader! Okay, so syempre din natin palalagpasin yan mga idol. Dahil may nag-comment at the same time may mga nag-PM kung pwede daw ba ang 1 month pre-con na lang. Okay, kasi una-una mga idol, sadya nga namang napakatagal ng 2 months pre-con. Pero kung comparison muna tayo mga idol, eh mas matibay talaga ang 2 months pre-con. Okay? Then kaya tayo nagtu-2 months pre-con mga idol kasi literal doon babaguhin natin yung katawan ng manok. So sa 1 month pre-con mga idol, pagkalimbawa, eh magandang hipo na yung candidate na gagamitin mo. And then piliin mo yung selection talaga dito talaga nakasalalay, yung talagang magaling na maglaro mga idol. Then babatakin mo na lang eh. Okay, so may bago tayong words ngayon mga idol, pre-con, before conditioning, and babatakin and training. So iisa lang ibig sabihin yan mga idol. Dito nakasalalay mga idol kung gaano kakalupit, pumiga ng ating alaga. Kasi pagka binago mo mga idol yung katawan ng ating alaga, hindi pa dyan nagtatapos para magtagumpay tayo. Kailangan maging kabisado din ng ating alaga yung ganung timbang at ganung katawan niya. Kasi nasanay siya mga idol, dun sa halimbawa mabigat, dun siya nasanay eh. Yun nga lang ang kanyang laro mga idol, mas mabagal pumihit, mas mabagal mag-follow up, mas mabilis singalin, hindi masyado makalipad, kaya nga pinipiga mga idol, di ba? So dito kasi mga idol sa 1 month pre-con, tama yung binanggit ng isang idol natin na may game farm ng Ilocos Batak, si Idol Rodel Kwanang, nag-comment sa akin. So napakatibay daw nung aking ginawang 2 months pre-con. Then sa kanya 1 month lang pero pinipili niya yung magandang hipo at the same time mga idol, magaling na talaga maglaro. Tumpak, tapos na yung content mga idol, di ba? Okay, so shout out tayo mga idol kay Idol Lawrence Fillon Lakay. Okay, so pwede mga idol talaga dito mag 1 month pre-con. So simulan natin mga idol ha. Ngayon, ang gagawin lang natin mga idol pagka 1 month pre-con, syempre number 1, selection. That is the key to success. Okay, pangalawa, pagka na-select mo na yung magandang hipo na parang puso, yun o, puso, walang puso. Ngayon, puso yung katawan mga idol ha, hindi bilog pero parang football yung katawan, di ba? Magaang, bulto, bola, ay naku po, di wala ka nang babaguhin, babatakin mo na lang. Then, kailangan mga idol dito, bibigyan na natin ng mga stress na nakaka-stress na masanay siya. Ang gulo, di ba? I-stressin kasi natin eh, para pag na-stress siya mga idol doon, may nangyari sa kanya doon sa pinuntahan natin, eh hindi na siya masyado mai-stress at di niya iindain, hindi siya bibigay mga idol. Okay? So given yan mga idol, sanayin mo sa mental like sa ingay. Sasanayin mo mga idol sa kapaligiran. Kailangan makita niya yung mga iba't ibang uri. Kasi gagawa tayo ng content mga idol, abangan nyo ngayon din yung pointed na manok, yung mga sign sa kilos, sa galaw, sa ugali at sa physical appearance o sa itsura. Okay? So ngayon mga idol, 1 month pre-con, kailangan pagkalimbawa, ang gagawin mo lang dyan naman mga idol eh, tatanggalin natin yung bulati sa mata, tatanggalin natin yung bulati sa bituka, tatanggalin natin yung kuto, yun lang naman eh. Then maganda na yung katawan eh. And then, palalakasin natin yung tuhod, palalakasin natin yung paa, palalakasin natin yung palo, palalakasin natin yung bagwis. Then, patataasin natin mga idol yung kanyang oxygen level. Then, kailangan mga idol, hindi siya basta-basta napapagod at hinihingal. Kaya dyan papasok mga idol yung paaraw-paaraw-paaraw. Kasi yan yung magpapalakas sa kanyang baga para mas mahaba yung kanyang oxygen level. Kaya kung pansinin nyo mga idol, the more na kung sino yung mas mahabang oxygen level, siya yung hindi masyado nakabuka ang bunganga pagka nagbibitaw kayo. Okay? So pagka hindi masyado nakabuka ang kanyang bunganga, meaning mga idol, mas malakas yung naiipong pa niyang power na pwede niya pang gamitin kahit na umabot ng basaan. Pero syempre, kaya nga mga idol, ang gagawin natin weekly, 2 beses hanggang 3 beses tayo magbibitaw. The reason why, para ma-develop natin, ma-improve natin yung kanyang cutting ability. Kasi ang punot dulo ng lahat ng ginagawa natin mga idol is, syempre, walang iba kundi yung cutting. Ngayon, mangyayari mga idol yung mga ganyan pagka halimbawa ang nangyari ganito. Number 1 mga idol, lahat ng ibibigay mong patuka, kailangang inuubos niya na hanggang dun sa pinakailalim ng patukaan, walang natitira na kahit isa. At the same time mga idol, tinutunaw niya
na bago pa magpakain sa oras na naman. O bago sa oras na naman na magpakain, eh, tunaw na niya. Yun, di ba? Parang baliktad kasi, okay? So, alam nyo mga idol, dito masusukat kung gaano ka ngayon mag-training din. Parang ganun din yan, eh. Mag-training kung paano ka mag-precon, kung paano ka mag-batak. So, kung ikaw, eh, nagtitraining ka mismo ng ating alaga, tinitraining mo siya, tayo din, nagtitraining na rin kung paano maghanda. Okay? Kasi dito nakasalalay mga idol sa precon kung paano mo siya ipasok sa conditioning, na paano mo siya ngayon maibigay sa kanya yung gusto mong ilabas niya na laro, kasi sa atin nakasalalay yan. Kaya ngayon mga idol, di syempre ipapakilala mo dito sa 1 month mga idol yung bagong patuka. Ipapakilala mo din sa kanya dito yung mga bagong pasilidad. Mas maiksi nga lang yung panahon. Since wala ka ng problema sa katawan na babaguin, kasi pag nagbago tayo ng katawan mga idol ng ating alaga, aabutin yan ng 1 buwan eh. Halimbawa, kulang sa katawan. Siyempre, bibigyan mo ng protein-protein yan. Hindi naman magagawa natin ng 1 week, 2 weeks yan. Ngayon, pagka nagawa natin yan ng 1 month mga idol, na-improve natin, naisakto natin yung katawan, yun nga, sasanayin pa natin na maging kabisado niya, ma-adapt niya yung ganung katawan niya, then para makagalaw siya, makakilos siya ng higit sa ating akala. Yun talaga yung pinakatotoo. Okay? So, syempre alam nyo mga idol, ang pinakamaganda talaga dyan, di malilinis mo na ngayon yung kanyang mata, magpapatak ka pa rin ng oxirid dito, malilinis mo na yung kanyang bituka, magpupurga ka. Malilinis mo na yung kanyang balahibo, magpapaligo ka at gagamit ka ng shampoo. Okay? E di ang susunod dyan mga idol, amatik na. Yung tinatawag na magbibitaw na tayo ng kada linggo. So ulitin ko mga idol ha, ang bitaw dito mga idol kada linggo, 2 hanggang 3 beses. Pag nagdalawang beses ka na magbitaw sa 1 linggo, ang bakil niyan mga idol, 4 hanggang 6. Pero kung 3 beses ka na magbibitaw mga idol kada linggo, 3 hanggang 2 bakil lang. Okay? So, halos parehas lang din yan. Nagdagdag, nagbawas lang din tayo mga idol. Okay? Kasi, ang ating papasukin mga idol, hindi naman laro ito ng mga ACL na patagalan na kung sino yung tumakbo o sino yung ano. Ito mga idol, itinatag na slasher. Di ba? Nagbubulol pa, idol. Slasher. Ibig sabihin, segundo, minuto lang pwedeng matapos yung ating sinasalihan na ating passion sports mga idol. Okay? Kaya kailangan maitatak natin sa isip nila mga idol na sila ay tunay na warrior, na sila ang kanilang tadhana ay maglaro ng maglaro talaga. Kaya dyan din papasok paano mo siya ma-develop, ma-improve dun sa pagbibigay ng bitaw. Alam nyo mga idol yung bitaw. Siya yung bukod tangi na pinakamagandang exercise talaga na pwede natin gawin sa ating alaga. Given, siyempre, ang palalakasin mo dito mga idol, number one, yung paa, yung tuhod. So, dyan papasok mga idol yung tinatawag na pakaskas, tapos magkakaroon ka ng tinatawag mga idol na magpapakahig ka. Ngayon, pagkalimbawa mga idol, magpapalakas ka ng tinatawag na bagwis ng kanyang pakpak, kaya mayroon tayong flying pen. Ngayon, pagkalimbawa mga idol, gusto mo na makapaglaro ng sidestep. Di ba? Parang basketball lang din eh. Nagko-crossover, umaatras, di ba? Pumipake. Kaya mayroong square pen, round pen, at kung anong uri ng pen, edi isama na natin pati ball pen, pentel pen, para makalamang, no? De, joke lang mga idol, okay? So, talagang, ang sagot talaga mga idol dito, pwede talaga tayo pumasok sa tinatawag na 1 month pre-con. Okay? Pero kung comparison, ulitin ko, mas matibay ang 2 months. Okay? So, shoutout tayo mga idol kay Warlito Brosa Jr., Rudnitan, Ramir Caudilla, Hazel Jen Salan, Rodel Tabancora, Bobby Gonzalez, Flora May Araneta, Michael Jason Royo, Parge Game Farm from Cedric Petate and Paul Gerald Casabal. Okay? Then mga idol, pasuyo, meron tayong bagong kaibigan na nagbablog din at napakaganda ng kanyang ano mga idol, backyard. Ang ganda ng kanyang manukan ng area. Pasyalan nyo mga idol yung YouTube channel ni Idol GB Backyard. Okay? G as in good and B as in boy, GB Backyard. So ito yung kahirapan mga idol pagka hindi ako marunong mag-edit eh, no? So actually mga idol, maraming salamat sa lahat ng mga suporta, then sa lahat ng mga solid. Abangan nyo mga idol ha, gagawin ko rin ngayon yung pointed na manok, para since marunong na kayo mag-pointing, marunong na kayo mag-precon, marunong na kayo mag-batak, marunong na kayo mag-conditioning,
So kung dati nagawa niyo yung mga conditioning ko at ngayon eh nag-i-experiment kayo ng sarili niyong conditioning dahil may binigay ako mga idol, ngayon naman kailangan maging kabisado niyo mga idol kung paano malaman, makita sa itsura, sa kilos, sa galaw, sa physical appearance ng ating alaga kung pointed na.